tayo dito sa may kanto ng Evangelista Street. Sagot sa Alupuyan. Ang benta niya, ang binili niya magkano? Abi, 150,000. Laki. Di bumili na lang ako ng lote sa probinsya. Kaya pa nakapresent dito? Yung panahon pa ni may so, na, anong taon? 15 ba o 17 to? 2015 dito, nabili niya. Panahon ni Eric to eh. O alam ko, hindi alam ko taas siya. Sa Divisoria nga, may kalahati million eh. Ay, dito lang. Dito lang sa kalsada. Alam ko yun. Kaya nga maraming nawalang kinita sa PC editor, siya kasi pati. Noong panahon niya, 2015 ha? Nabili niya itong loteng to na bangketa na pag-aari ng gobyerno, 150,000. Kalsada pa pala. Oh. Kaya may nagre-reklamo ngayon. Yung nakabili dahil sa away vendor, no? Hindi. Malaya siya sa yung nakabili. May pinirmahan daw sa barangay. Pagtapos na itong September, naman yan, sadang hari. Yung bumili? Opo. Matagal na niya napakita pa. Ah, tama. Siyempre, binili mo. Dapat umalis ka na. Kasi ayaw. Ang laki pala naman magbenta ng ano rito. 150,000. Panahon pa? 2015 pa? 2015, binili niya yung pestong yan. Sa vendor din. Kasi dito, bilian ng rights eh. Sa vendor. Dati na doon eh. Ang upa ng vendor doon. 1,000. Nagbabayad yung umupa sa vendor din. Pero kalsada. Marami yan, karyedo, palma, lahat ng mga sigurita dyan. Ilang metro doon to, sir, na 150,000? Ganyan lang, sir, na ano? Mga dalawang metro, isang metro. O, kaya nga nagre-reklamo yung ano. Amal? Manila. 150,000. Pero wala na ngayon yan. Kasi nga, hindi na nga na, nagdagulo na nga yung mga pera. Pero may benta man niya muna bago tumita na siya. Pero mo, rights, kalsado. Parang lupa, sir, no? Na, eh, parang divisora na kalahating milyon eh. Kalahating so, milyon? Para sa kalsada? Ito na, yung pesto ganyan. May pesto? Siguro 1.5 by 1. Dati na retail din. Quiapo, Santa Cruz, Bubintri, Divisoria, Lilian na Rex. Kasi nga, kaya sila kumabayan. Halimbawa sa Divisoria, di ba? Hindi ko inano sa Divisoria kasi sa ato. Pipestin mo dyan, ano, prutas. Pagka nabili mo yung rice niya, Bawi na yun sa lakas sa benta. Bawi na yun kasi nga sa dami ng tao nababawi nila yun. Tapos pagka nabawi na nila yun, pagka nagsawa na sila magtinda sa kalsada, bibenta rin nila yun. Ngayon yung lupa ng gobyerno kalsada, napakinabangan at napakarami. Ayan yung may-ari. Yung may-ari na dyan. Ayan yung may-ari na nakapagpunta ka. Kanina to, kanina sa area niya. Pinapalis na natin. Yung bumili, tsaka yung nakabili, bawal na sila dyan.
Bawal na kasi bawal ang ginawa. Kasi ginawa. Nagbenta sila na under the table. Gusto nila magkita dyan, kumuha sila ng permit sa hotel. Yun. Kasi ang hawkers na nga may jurisdiction na pumayag. Na pumayag, mga pesto, ang mga bento. Kasi sila nakasayos. At saka 20-20 lang. 20-20. 20-20 lang. Ay malinaw. Hawkers lang. Tama po. Tama po. Kasi hindi pa nakukuha, hindi pa niya nababawi, sir, yung pinabili niya. Hindi, pinali, dapat umalis na yung vendor na namin. Yung siruin to lang. Ano yung siruin? Ito? Kasi pinaka-discover tayo. 150,000. Nakita mo kung gano'ng kalaki yung pesto? Oo nga, sir, no? Yung rights yun, 150,000. Rights. So, hindi sila mahirap. Kasi afford nila eh yung... Kung ikaw ay vendor, malaking puhunan. Sana kumuha ka nalang ng, mag-umupa ka nalang ng pesto sa... Changi Mall. Magkano ka ng ano, ng halimbawa oh, pesto ka ng... upa ka ng ano, palagay mo ng 20. Diba? 30. Mga vlogger dito naka-discover. Siyempre kasama na ako. Naka-discover ko kasi may nagre-reklamo eh. Mm-hmm. Kuya, sabi ng mga taga-hawkers, kuya ba eh, binili niya yung rice, 150,000 eh. Mawala talaga ngayon. Yung pareho, parehas na sila hindi pinagtinda kasi parehong illegal yung ginawa nila. Salamat po ha. Sige sir, thank you po. Sige sir, malapit na tayo sa may Recto Avenue. Thank you.